Hi, I'm Melissa Chua from Good Faith Marketing. Papakita ko sa inyo ngayon kung gaano kaganda ang ating Hibis Herbal Napkin. Ayan, so, ito yung ating Hibis Napkin. And, kukompare natin ito ngayon sa dalawang ordinary napkin. Sa thickness pa lang, kahit sinong babae, mas pipiliin yung ganito kanipis. Siyempre, para comfortable gumalaw. Pero dito, sobrang kapal, uneasy gumalaw. Yan, ngayon, kukompare naman natin yung absorbency. Ayan. So, alam ba ninyo na yung ginamit na panikit dito, yan, sa ordinary natin is rugby. So, delikado sa katawan ng babae. Pag naiwan to sa kundya, nakakatakot, diba? Imagine mo, gagamitin mo next time yung panty mo, wala na siyang napkin. So, naiwan dun yung mga residue. Isa rin yun sa nagiging way kung bakit nagkakaroon ng infection dahil dyan sa rugby na nilagay nila. Pero dito sa ating Hibis napkin, yan. Yung ginamit natin panikit dito is gaw-gaw. Yan. So, once tinabag mo yung panty mo, hindi na ma-stuck dun yung residue. So, ngayon, tingnan naman natin yung absorbency. Yan. Meron tayo dito ngayon 60 ml ng water. So, meron pong dalawang 60 ml ng water. Tingnan natin ngayon yung absorbency. Sabayan natin lagyan para mas mabilis yung makita yung result. Ayan. So, ngayon, nakakapagtaka, start 10 years old, 14 years old, 20 years old, bakit normal na lang yata sa babae ang mga infection, ang UTI, di ba? And sobrang mas lalo nakapagtaka, bakit imagine nyo, ang baby nagkakaroon din ng UTI. Well, makita niya later. So, ngayon, pakita rin natin ito. Lagyan natin yung sa pang-ordinary napkin na 60 ml. Pero sa umpisa pa lang, ayaw na niya halos mag-absorb, diba? Ayan. So, kung ito yung gagamitin mong brand, hindi masasalo ng napkin yung blood, tatapon lang siya sa panty mo. Ayan. So, ang hirap niya mag-absorb. Anyway, papakita natin sa inyo yung difference niya. Ngayon, lalagyan natin ng tissue para mas lalo yung makita. Lalagyan ng tissue. Ayon sa World Health Organization, 60% ng mga kababaihan nagkakaroon ng mga cervical problem o nagkakaroon ng mga infection dahil sa paggamit ng maling napkin. Ayan, so tingnan natin ngayon kung ano yung mga napkin na yan, no? Ito yung ating Hibis napkin. Tingnan natin yung absorbency. And tingnan man natin yung absorbency dito sa ordinary napkin. Ayan, ako. Grabe. Ayan, tingnan nyo. Sabay natin pinres. Pero dito, dry na dry. Dito, basa. Titin natin, ha? Sa kabila naman, i-compare naman natin dito sa ating Hibis napkin. And compare sa ordinary napkin ulit. Ayan. Mas ang basa ulit, diba? Grabe dito. Super dry. So, ayan. Kita natin. Bakit ganun? Anong dahilan? At hindi niya ma-absorb. Tingnan natin ngayon yung materials na ginamit. Ayan. Dito, nakakatakot tong brand na to. Kasi, dito meron siyang, ayan, kung nakikita niyo po sa camera, meron siyang silica gel. So, yung silica gel na yan, makikita natin sa bagong bag, bagong sapatos pag binili natin, nakalini doon, do not eat, throw away, bawal for human consumption. Pero bakit siya nasa napkin? And bakit siya nasa baby diaper? Nakakatakot, diba? Ayan. And, tingnan nyo yung last layer niya. Goma, rubber. So, syempre, mainit yan, eh, makati. Kaya pala irritable ang mga babae pag mayroong menstruation. Ayan. And, tingnan naman natin itong isang brand pa rin, brand X. Ayan. Tingnan natin sabihin yung brand, no? Okay, so, ngayon, makikita nyo naman dito, pinamitan naman siya ng recycled paper, tissue, papel. Ayan, oh. So, nakatapot kung gaano karaming bleaching chemical ang dapat gamitin para pumuti itong napkin na to, di ba? From recycled paper.
So yung mga bleaching chemical na yun can cause irritation and infection also, di ba? Ayan. So tingnan niyo yung last layer niya, ganun din. Goma din. Rubber. So mainit. Ayan. So syempre makatiyan, irritable ka. Magpapawis yung skin mo. Ayan. So nakakatakot gamitin ito. Ayan. Kumakatas ka talaga, di ba? Kung hindi niya na-absorb. So pagsamahin natin dyan yung dalawang napkin na yan. Buhas natin yung water. Ayan. So grabe, hindi niya ma-absorb. So ngayon, papakita naman natin itong ating Hibis Herbal Napkin. Super absorbent up to 200 ml. Kahit sinong girl, di ba, mas gusto mong gumamit ng one pad a day na lang. Lalo na kung working ka, aalis ka ng bahay, sumuldi ka na sa labas, uneasy naman na from time to time magpapalit ka or mag-check ka ng napkin mo. So this is the best napkin for us girls. Ayan. So pakita natin ngayon yung kanyang materials. Ano bang quality ng napkin na to? Ayan. Yung first layer niya, ginamit is gasa, bandage. So, syempre, pag nasa skin natin, wala siyang friction. Hindi siya makate. Hindi ma-irritate yung ating skin. Ayan din. Meron siyang aloe vera strip. It kills bacteria. And maganda dito, meron siyang menthol camphor. That's why mabango yung ating napkin. Hindi siya mabaho. Ayan. It can kill bacteria. And meron siyang menthol camphor effect na also, it really helps to relieve yung pain. Diba? Pag nagme-menstruation ng mga babae, makirot yung ating balakang, uneasy ka gumalaw. Ayan, so, from Hibis, dito, from aloe vera, marirelieve yung pain na yan. Then, gumamit tayo ngayon ng, ang maganda is, ginamitan siya ng cotton. Ayan, cotton, bulak. So, hindi siya papel, hindi siya recycled paper. And yung gel na nakita natin ngayon, ayan, ito ay corn extract. Galing siya sa mais. Hindi siya synthetic or hindi siya harmful sa katawan ng tao. Ayan, so, all natural. Lagay natin dyan. And kung papansin ninyo, meron pa rin siyang cotton sa ilalim. That's why super absorbent. Ayan, up to 200 ml. Then, tingnan naman natin yung last layer. Kung napapansin ninyo, yung ating last layer, meron siyang parang butas-butas na maliliit. Meaning, air can pass, but liquid cannot. So, ipapakita natin sa inyo ngayon. Ayan, meron tayong hot water. Mag-steam tayo dyan. Papasingamin natin kung totoong nakapass through yung air, di ba? Balikan natin siya dyan. So, okay, balikan natin yung dalawang napkin. Yan, ito yung dalawang ordinary napkin. Kung titingnan natin, dalawang ordinary napkin, hindi nag-absorb. Ayan, basang-basa. Yan, grabe, diba? So, kung uupuan natin yung napkin natin, tapos ganyan itsura ng blood, nagbabounce back lang siya sa skin natin. Diba? Diri. Yup. So, dito, yan, one pad lang, super absorbent. Yan. So, yun itong ating regular pad. And we have also overnight pad. Yan. So, yung ating overnight pad, the best to syempre sa gabi, the best to sa mga nagme-menopause na, no overbleeding, and syempre, mas maganda to sa mga babaeng bagong panganak. It can helps para mabilis yung kanilang paggaling. Yan. Anyway, we have also a panty liner. Ayan, so this panty liner, pwede siya sa mga bata. So, para maiwasan yung mga infection. And sa atin, ang mga kababaihan, maiwasan yung mga foul discharge or mga unpleasant odor. So, everyday use ng ating panty liner. It also helps sa mga lalaki to prevent prostate cancer because of aloe vera strip. Ayan, so those are beautiful and wonderful Hibis Herbal Napkin. So for more information, please contact us or come and visit our office. Thank you.